Kuya Kim, welcome to Amazing Earth. Napakalapit sa bahay mo nitong Paco Park. And hindi ko makakalimutan yung mga ilang beses na nakabisita ako sa iyo. You're very enthusiastic about explaining to me yung yung mga alaga mo. My family has been into adopting stray dogs now. So ang advocacy ng mga anak kong babae at ng misis ko ay mag-ampo ng mga aspin. So mga aspin pa lang namin, nasa 47 na kami. 47? 47 nga yung mga anak ko. Mahilig. Nabigyan ng isang aspin ng isang caretaker dun sa kanyang baseball. Naglalaro ng baseball dun sa Makati yung isang anak ko eh. Eh yung may-ari nung yun, bantay ng field, paaalisin na, higibay na yung bahay dun. Meron siyang aspin. Binigay dun sa anak ko. Na-inlove na yung anak ko. From that point onwards, nagre-rescue na ng aspin. Ang dami namin mga rescued aspins at matatarino sila. Ano sa tingin mo, Kuya Kim, yung ano, yung kahalagahan ng yung pag-rescue ng mga aso ngayon versus yung pagpabili? Sa tingin mo ba it's a thing that we have to advocate for all yes, more? Yes, yeah, definitely. And aspins especially. Meron tayong overpopulation ng mga cats and dogs ngayon. Kaya ang laki ng lakas ng drive ng POS at ng mga ibang NGO to spay and to neuter dogs and cats because we have an overpopulation of stray dogs and stray cats. So, imbis na maging stray yan, ampunin mo na lang. At pag may amo, ang asong stray at ang pusang stray, sagabal yan. Yan ang mga nagnanakaw ng pagkain, yan ang mga nangangagat ng mga bata sa kalye. Walang amo eh. Gusto ng aso palagi, may amo. Pag inalagaan mo ang aso, meron na siyang alpha. Ikaw ang amo. At pag may amo na yan, babait yan. Ang ugali ng aso depende sa pag-aalaga ng amo. Hindi dahil dun sa aso. And they always have to have an alpha. And you and me are the alpha. So yung mga aspin sa bahay namin, happy yan. Kasi may alpha sila. Yung mga anak kong babae at ang misis ko, ang alpha nila. Ngayon, kunyari, meron kang pusa. Tapos yung pusa mo, eh, pinatrato mo parang aso. Hindi masaya yung pusa na yun. Ito, maraming hindi niya alam ito eh. Ang pag-aalaga ng pusa, ibang-iba sa pag-aalaga ng aso. A dog needs to be told what to do. A dog needs an alpha to tell him, no, come, bad dog, good dog, sit, ganyan. Gusto nila yun. Kasi sa wild, meron silang alpha dog. Ang pusa is solitary. Wala silang boss. Pag yung pusa, tinrato mong aso, no, yes, come. Wala, hindi ganyan ang pusa. Ang pag-aalaga ng pusa, iba. Para kang may best friend. Nililigawan mo. Ming, come here. Pag wala sa mood si Ming Ming, ay lumapit sa'yo. Hindi lalapit yan. Hindi ko, at lalapit sa'yo yan kung may pagkain ka. Hindi dahil alpha ka. Magbigay ka ng pagkain, tsaka lalapit yan. Yung kasabihan ng mga Pilipino na gusto mong tumagal ang pusa sa'yo, lagyan mo ng mantika sa bibig, totoo yun. Ba't kaya yung pusa namin sa bahay, inihiyan yung kama ko? Ano ibig sabihin nun? Ah, lalaki? Lalaki. Territorial. Ibig sabihin nun, itong kamang to, akin to. Gusto ko ako dito. Ayaw kanya ron. Ganon, ha? Oo. Kaya iniyan na kama mo. Isa pa, di ba nagmamotor tayo? Di ba mortal enemy ng mga motor natin, pusa? Kasi yung mga, ang gaganda, ang mamahal ng mga upuan ng motor natin. Tapos, pagising mo sa umaga, hinukot-kot. Di ba? Kasi ang close ng pusa, umahabang mag-isa. At kailangan din ang kumpurin. Kailangan din ang hasain. At paborito nila, yung upuan ng motor natin palagi. Kaya pagising mo sa umaga, ang daming kutkot ng... Yung mga nagbomotor na nanonood ng Amazing Earth, they can relate kasi mga upuan niya mga yan, puro mga kutkot ng pusa. Eh, mamaya pakita natin yung mga scratch marks na yan. Maraming salamat, Dong. Isang karamalan na dito. Salamat. Thank you. Salamat, bro. Thank you.